sa iyo na nag-open ngayon. Salamat dahil ang Diyos ay may purpose sa buhay mo ngayon. Kung bakit mo ito inopen, dahil gusto mong matutunan, ang Diyos pala ay hindi tayo, dili niya tapagutuman. Dili hindi siya gusto tayo ay nagugutom. Tayo, God will provide everything. Isaiah 41:10, fear not. For I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold with the right hand of my righteousness. Yes, kaibigan, siguro nalulungkot ka dahil hindi mo na alam ang gawin mo sa buhay mo, dahil alam mo na mauubusan kayo ng pagkain. Maybe yung budget mo ay hanggang ngayong araw na lang, or hanggang mamayang gabi, o hanggang bukas, o isang linggo na lang, o isang buwan na lang. At saka hindi mo pa alam kung saan kukunin ang source para ipambili ng pagkain for the next day, or the next week, or for the next month. Okay, para po sa iyo ito. Huwag kang mag-alala, dahil ang Panginoon ay sabi niya dito, huwag kang matakot dahil kasama kita. Huwag kang magdismaya, for I am thy God. Ako ang iyong Panginoon. I will strengthen thee. Bigyan kita ng lakas. Tutulungan kita, sabi niya. I will uphold thee with thy right hand. Hawakan kita ng kanang kamay ng aking righteousness. Okay, huwag kang matakot, my friend, nandiyan ang Panginoon. Yan ang totoo. Huwag mong iisipin na wala ka nang magagawa. Just ask to Him, because He is there. What God wants us is to ask sa Kanya. Just ask, and it shall be given. Seek, and it shall find. Knock, and the door will be open. So have faith in the Lord, na ang Panginoon ay mag-provide for tomorrow, for the next day, for next week, or for next month. Sabi dito sa verse 13, chapter 41, verse 13, for I, the Lord, thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Hawakan ko ang kanang kamay mo, at sasabihin ko sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ayan, sabi na yan ng Panginoon, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Sabi yan ng Word of God. Ako lang ay nag-i-encourage sa iyo na huwag kang matakot. Just trust in the Lord. Huwag kang mag-trust sa kapwa mo tao, but trust in the Lord. Don't put confidence in man or any princess or prince on this earth, but put your trust in the Lord. Dahil ang tao ay ma-fail, but God will never fail. Fear not, sa 14, fear not, thou worm Jacob and ye men of Israel. I will help thee, saith the Lord, and the Redeemer, the Holy One of Israel. Palagi niyang sinasabi dito, fear not, fear not. Kasi yung kalaban naman natin ay takot. Natatakot tayo kung anong mangyayari bukas, kung ano naman ang, kung saan naman tayo kukuha ng ating mga source ng ating pagkain. Sabi niya, fear not, dahil kung napuno ka sa takot, hindi tayo makaisip, wala tayong faith sa Panginoon. So in the absence of faith,
here comes fear. So, kung walang fear, mayroong faith. So, anong pipiliin natin? It should be the faith in the Lord para mawala ang takot. Ayan. Sabi dito sa verse 17, Isaiah 41 pa rin. When the poor and needy seek water, then there is none, and their tongue faileth for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. So it is specified, particularly the poor and the needy, sabi dito sa verse 17. The poor and the needy are loved by God. When the poor and needy seek water, there is none, and their tongue faileth for thirst. I, the Lord, will hear them. Sabi dito, makadungog ko sa ila. Naririnig ko sila, sabi ng Panginoon. Naririnig kita. Naririnig ko kayo, sabi ng Panginoon. I, the God of Israel, will not forsake them. So, ganun naman pala, naririnig pala tayo ng Panginoon. And He will not forsake us. Hindi niya tayo pababayaan. All we have to do is huwag tayong matakot. Kasi yung takot, yan po ang ginagawa ng kaaway sa atin. Nabigyan tayo ng trouble, ng anxiety, ng takot para mawala ang faith natin sa Panginoon. So, kunin natin ang takot. Just believe in the Lord. Have faith in the Lord. Sabi dito sa verse 18, I will open rivers in high places and fountains in the midst of valleys. So, in high places, di ba ang rivers, sa low places lang yan. Yung mga rivers na sa baba lang yan, kasi rivers, doon pumupunta yung water, kaya naging rivers, sa baba. Pero sabi dito, I will open rivers in high places. That is impossible, my friend, to have a rivers in high places. But God, all things are possible. So maybe, sa buhay mo ngayon, sabihin mo, imposible naman yan. Pero kung sabihin mo, ang Panginoon ang gagawa, posible yan. Have faith in the Lord. Just believe in the Lord. At saka mayroon pa, fountains in the midst of valleys. Mayroon mga fountains sa in the middle of valleys. Tapos sabi ito, I will make the wilderness a pool of water. Nakakita na ba kayo ng wilderness? Yung wilderness is a desert. Yung walang tubig, walang plants. But sabi niya, I will make pool of water. Yung sa atin na ngayon, yung term natin na P-O-O-L, pool, yung daming stock ng water, nandoon na siguro pwede ka mag-swim, nagiging swimming pool. Ayan, pool of water in the midst of desert. Imposible naman yun, my friend, na magkaroon ng tubig sa gitna ng disyerto. Pero sabi ng Panginoon, I will make pool of water in the wilderness. So, sa buhay mo ngayon, imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible. Just have faith in the Lord. Sabi dito, and the dry land, spring of waters. Dry land, lagyan niya ng spring of water. Magkaroon ba ng spring of water ang dry land? Ni walang tumutubo na plants? Yes. Dahil sa Panginoon, ang lahat ay kanyang magagawa. Walang imposible sa kanya. So,
ano man ang gawin natin, kailangan nating tumawag sa Kanya, lumapit sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, at ating ituring na Siya ang Panginoon sa ating buhay. Na kung wala Siya, wala tayong magagawa. At gawin nating Lord and Savior si Jesus Christ, dahil Siya naman talaga ang anak ng Diyos na pinadala sa atin para tayo ay mabigyan ng daan. Dahil sabi niya, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, Jesus said. So my friend, kung nag-alala ka sa pagkain mo, imposible. Ba't ang gawin mo lang, lumapit sa Panginoon? Huwag kang gagawa ng ibang bagay na ikakapahamak mo at ikapahamak ng pamilya mo at ikapahamak ng pangalan mo. Yung pagsisisi ay nasa huli. God will provide. Kung noon, naniniwala ka na may Diyos dahil sa isang relihiyon, ngayon, tutuhanin mo sa iyong sarili na ang Diyos ay mag-answer ng prayers sa iyo. Kung hindi mo pa alam lumapit sa Panginoon, tutulungan kitang mag-pray. Dahil ang Panginoon ay anytime naman Siya, kung tayo ay lalapit sa Kanya, handa Siyang magpatawad, handa tayong tanggapin ng Panginoon. Just close your eyes and I will help you to pray. Follow me. So let's start. Father God, thank you for this message. Panginoon, narito ako lumalapit sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako na ako hindi naniniwala sa iyo. Na sa isip ko lang na may Diyos, pero hindi kita isinasabuhay. Ngayon, tatanggapin kita na Panginoon sa buhay ko. Simula ngayon, ikaw ng aking Panginoon sa aking buhay. Bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge kung papaano ko gawin ang mga ito. Ikaw po ang mag-guide sa akin sa pang-araw-araw. Simula bukas, guide me, Lord. Salamat sa imong blessing, sa mga blessings mo. Sa iyo lamang, ang mga papuri, ay binibigay ko ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, my friend. God bless you.